Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng ang kinatatakutang araw ng mga taga-baryo. Ika-anim na tagpo. Pakinggan natin. Narinig mo ba? Sinasabi ko sa iyo, may tinatago ang salamon na yan. Sambit ni Lindo. Ako naman ay labis na naguluhan. Si Lindo ay pilit niya akong pinaniniwala na masamang tao si Mang Solomon. Ngunit ang tingin ko sa tao ay hindi naman. Sa narinig ko sa tawag niya, katanggap-tanggap namang maging dahilan na pinapahanap niya sa kanyang mga tauhan si Matilde dahil kung tutuusin, naging asawa rin ng babae ng kanyang anak. At marahil ay gusto niya rin itong ipaghiganti. Lalo na ang mga nabiktima ni Matilde. Ngunit sa ngayon, labis na akong naguguluhan. Sige, bahala ka. Kung ayaw mong maniwala, basta't ako'y buo ng aking paniniwala. Susundan ko si Mang Solomon. Aalamin ko kung anong kanyang tinatago. Sambit pa ni Lindo. Lindo! Bumalik ka rito! Ngunit kahit anong gawin kong pagtawag, eh hindi na lumingon pa. At dire-diretso na sa paglakad si Lindo. Kilala ko si Lindo. Ngunit, minsan na rin nagkakatotoo ang mga hinala niya. Ngunit sa pagkakataon ngayon, hindi ako sigurado. Masyadong magulo. Kung basta-basta na lamang manghihimasok sa mga bagay-bagay. Ibinaling ko na lamang ang aking pansin sa ibang direksyon. At nang makita si Lolo na pauwi na, ay sumabay na rin ako. Masyado na rin maraming nangyari sa araw na ito. Nakakaramdam na rin ako ng pagod. Pag-uwi sa bahay, hindi rin nakatakas sa aking panilig ang usap-usapan ng mga nag-uumpukan. Ngunit salungat naman ito sa paniniwala kay Lindo. Konti na lang talaga at mahuhuli niyang si Matilde. Narinig ko na pinapahanap talaga ni Mang Solomon. Kaya nga, baka mamaya o bukas eh, mahuli niyan at masaksiyan na natin ang pagpugot ng ulo sa babaeng yun. Sambit pa ng iba. Upugutan ba? Oo, yun ang narinig ko sa usapan ng mga tauhan ni Mang Solomon. Kaya, unting tiis na lamang tayo, mga kababaryo. Dahil konting oras na lamang, matatapos na talaga ang kalbaryo natin. Sambit pa sa umpukan. Kahit papano'y nakahinga ako sa narinig. At kung talagang mabuti ang layunin ni Mang Solomon, baka maisipan ko pang makiisa sa kanila sa pagtulong sa paghanap kay Matilde. Gusto ko rin makaharap ang nasabing babaeng halimaw. At gusto ko rin siyang parusahan. Lalo na sa kanyang mga pinagagagawa sa mga tao at sa aming baryo. Pasado alas 5 ng hapon nang mautusan ako ni Lolo na magtungo kay Aling Tinding upang magbayad ng inutang na salapi nung nakaraan. Bit-bit ko ang perang papel at saka walang lingon-lingon na dumiretso sa bahay ng matanda na naroroon lamang sa may halos kabilang baryo. Medyo malayo rin niyon pero kayang-kaya namang lakarin. Pagdating ko sa bahay nila Aling Tinding, ay naaktuhan kong nagluluto siya. At ilang sandali pa ang aking inantay upang makaharap siya. Pagkatapos kong magbayad, nagpaalam na rin ako agad-agad.
saktong paglabas ko ng bakuran nila Aling Tinding. E biglang may humatak sa akin. Paglingon ko, islindo lang pala. Tumingin tingin sa paligid si Lindo na parang nagmamasid kung may tao sa paligid. At saka bumulong. Hindi si Matilde. Hindi siya ang sumasalakay sa atin. At tumingin muna ulit sa paligid. May natuklasan ako. At talagang magpapatunay na hindi si Matilde ang may kasalanan dito. Sambit pa ni Lindo. Ano naman ang pinagsasabi mo? Tanong ko. Ganun pa man. Tila nagulat ako sa mga sinabi ni Lindo. Hindi ko alam kung nagbibiro lamang ito. Ngunit, bakas naman sa kanyang tono ang pagiging seryoso. Ano ba talaga pinagsasabi mo? Teka, saan ka ba galing? Tanong ko. Halika rito. Sundan mo ako. Sambit pa ni Lindo. At dahil dun, ay napilitan na akong sumunod na lamang kay Lindo. Sumuot kami sa mga kakawayan hanggang sa nakarating kami sa kagubatan. Bagamat marami pa akong katanungan, pinili ko na munang manahimik at hayaan si Lindo na ituro ang daan. Mabibilis ang naging paghakbang naming dalawa. Dahil nag-aagawan na rin ang liwanag ng araw at kadiliman. Ilang sandali na lamang, aabutan na kami ng dilim. Medyo mahaba ang naging lakad namin. At sa dulo ng ilog sa gitna ng gubat, may napatsin kaming isang yungib na nasa mismong bukana. At may babaeng nakatalib. Abala ito sa tipong pagluluto na parang nag-iihaw. Nung maya-maya pa'y biglang yumuko si Lindo. Kung kaya't napayo ko na rin ako. At natakpan ng mga mayayabong ng mga halaman. Ano bang kinagawa natin dito, Lindo? Tanong ko. Nakikita mo yung babae niyan. Siya si Matilde. Nasisiguro kung hindi siya sa pangwali mo. Sambit ni Lindo. No? Siya yung Matilde? Ibinaling ko ang pansin sa babae. At nang may kaunti pang liwanag sa paligid, e doon ko naaninagan ang babae. Ay tila pamilyar siya sa akin. At ilang saglit pa'y namumukan ko siya. At sa kanyang likuran, e may nakasabit na mahabang damit sa batuhan. At doon na nariwa sa aking isipan ang nangyari nung nakaraan. Siya yung babae na nakilala ko sa pamilyan. Siya yung babaeng basta-basta na lamang akong inutusan. Siya nga. Sambit ko. Siya si Matilde. Dugtong ni Lindo. Nasisiguro ko. Siya si Matilde. Nakaharap po na siya ng personal. Nung nabubuhay pa lamang si Pedrino. Madalas sa bahay si Pedrino dahil kay tatay. Doon siya nagpapahasa ng patalim. Minsan na niyang isinama si Matilde. Kung kaya't hindi ako maaaring magkamali. Siya yan. Siya si Matilde. Sambit pa ni Lindo. Ako naman ay gulong-gulo sa aking isipan. Kung siya si Matilde, paano mo naman nasabi ang hindi siya aswang? Kung anong klaseng halimaw? Hindi katulad ng mga balitang kumakalat sa bayan. Tanong ko ba? Samuel, kanina habang sinusundan ko ang mga inutusan ni Mang Sinumo, napagawi sila sa kabilang bahagi ng gubat nito.
Mataman ko silang sinundan. Hanggang sa namalayan ko na lamang na may labanan na nagaganap. At naroon din ang babae niyan. Kaharap ang mga tauhan ni Mang Solomon. At alam mo kung ano mas nakakagulat. Hindi pangkaraniwang tao ang mga tauhan na yun ni Mang Solomon. Hindi mga aswang. Napatitig na lamang ako kay Lindo. Nablangko ang aking isipan sa kanyang mga sinabi. Hindi ko tuloy alam kung paniniwalaan ko ba siya o hindi. Ngunit para sa akin, masyado kasing imposible ang kanyang pinagsasabi. Parang suntok sa buwan. Dahil kung aswang nga ang mga inutusan ni Mang Solomon, dapat nung nasa burol pa lamang sila ni Mang Solis, mapapansin agad sila nila Lolo at ni Tio. Pero hindi naman. Pinaglulokong ba ako, Lindo? O sadyang masyadong malikot ang iyong imahinasyon? Naaasar kong tanong kay Lindo. Dahil doon ay kamuntikan na ako napatayo. At akma na sana akong lalakad. Nang bigla na lamang akong napaigtad sa gulat. At pati si Lindo. At maging si Lindo ay nanlamig sa kanyang kinaroroonan. Sapagkat sa mismong harapan namin ay may isang palasong tumama. Tumusok yun sa isang puno sa bandang likuran namin. At mukhang kami ang punterya. Ilang sandali pa, pareho kaming napalingon sapagkat may nagsalita. Inutusan din ba kayo ni Solomon? Kung ganun, tatapusin ko na kayo. Teka! Sandali lamang! Natatarantang pagpigil ni Lindo nang akmang papanain kami pareho. Mali ka! Hindi kami inutusan ni Mang Solomon. Ako to! Matilde ako to! Si Lindo! Anak ako ni Mang Silso. Yung pinag-ahasaan ng kutsilyo ni Pedrino. Ako si Lindo. Yung kasama ko si Samuel. Apo ni Mang Agapito. Natatarantang pagpapaliwanag ni Lindo patungkol sa aming dalawa. Subalit hindi pa rin natitinag ang babae at nakatutok sa amin ang pana. Mataman pa rin itong nakatuon sa amin ni Lindo. Kung hindi kayo tauhan sa Solomon, bakit kayo naririto? Nagkatinginan kami ni Lindo. At sa tingin pa lamang, gusto ko lang sabihin na siya na ang magpaliwanag kung anong pakay namin dito. Ngunit bago kami nakasagot, ibinabana ni Matilde ang kanyang pana at pinatungo kami sa mayungib. Pagpasok namin sa loob ay kahit wala nang patalim na nakatutok sa amin, hindi ko pa rin magawang maging kampante. Hindi ako kumbinsido na mabuting tao nga ang babaeng kaharap. At dahil wala namang upuan talaga dito, naghanap na lamang ako ng mga bato sa tabi-tabi na pwedeng maupuan. Ganon din si Lindo. Si Matilde naman ay nagbalik sa kanyang ginagawa na parang may niluluto. Habang nasa loob ng yungib, ay hindi ko maiwasang ilibot ang aking paningin. May mga sulu dito kung kaya't nagbibigay liwanag ito sa loob ng kuweba. Nang maya-maya pa, ay inalo kami ng pagkain ni Matilde na labis kong ikinagulat. Iniisip ko na baka isa tong patibong. Ngunit maya-maya pa,
ay siya mismo ang kumain dito. Doon ko napagtanto na hindi nga siya ang tunay na kalaban. Na hindi siya masama na ayon sa kwento. Ngunit bukod doon, marami rin akong nakitang patalim sa loob ng yungib. Ngunit sa kabila nun, nakikiramdam pa rin ako. Pinapakiramdaman ko ang babae sa aming harapan. Tinitingnan ko kung magpapalit nga ba siya ng anyo. Lumipas ang ilang minuto at wala naman akong napansing kahinahinala. Sa tingin ko'y tao talaga siya. Nang biglang magsalita si Matilde. Naaalala kita, Lindo. Minsan na rin kaming napagawin ni Pedrina sa bahay ninyo. Tama ang iyong sinabi. Nagpahasa siya ng itak at ng iba pang patalim na ginagamit namin sa bukirin. Sambit ni Matilde. Mabuti naman at naaalala mo ako. Para hindi ka na mag-isip na masama kaming tao. Hindi mo kami kaaway, Matilde. Anong mali mo? Maging kakampi mo pa kami? Hindi ba, Samuel? Sambit pa ni Lindo. Nanlaki naman ang mga mata ko sa sinabi ni Lindo. At pinandilatan pa ako ng paningin. Na para bang sumang-ayon ako sa kanyang sinasabi. Ngunit, kahit pa na hindi nga aswang si Matilde at hindi halimaw, mahirap pa rin magtiwala agad-agad. Nang biglang nabasag na naman ang aking kaisipan nang magsalita si Matilde. Paano niyo ako natuntun dito? Kayo pa lamang ang kauna-unahang tao na nakarating sa bahagi ng gumat na ito. Sambit ni Matilde. Nasundan ko kasi mga inutusan ni Mang Solomon kanina. At nakita kita. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong pakialam sa nangyayari sa sindako. Kahit dati pa. Pero habang tumatagal, nakakaramdam na ako ng matinding pagdududa. Kaya napag-isipan kong mangialam at alamin talaga ang totoo. Uno pa lamang, alam ko na talagang wala kang kasalanan sapagkat nung gabing nababalitang namatay ang asawa mo. Saksi ako sa ilang pangyayari. Sambit ni Lindo. Biglang napukaw ang aking atensyon sa mga sinabi niyo ni Lindo. At tuluyang nahulog ang aking interes sa kanyang pagsasalaysay patungkol sa kanyang nasaksihan nung gabing yun. Gabi nung matapos ni Tatay Celso ang paghahasa ng mga kutsilyo at patalim na ibinili ni Pedrino. At dahil bayad na ang mga yun, inutusan ako ni Tatay na ihatid sa inyo ang mga patalim. Binalot ko yun ng maayos at inalagay ko sa makakapal na tela para hindi na rin ako masugatan habang nagdadala. Pasado alas 10 na rin yun ng gabi nang lakbayin ko ang daan patungo sa bahay ni Pedrino. May kalayuan yun mula sa amin. Kaya naman, binilisan ko na talaga ang paglalakad. At isa pa, ramdam ko na rin ang antok. Ilang distansya na lamang sana at maaabot ko na ang bahay ninyo. Nang napahinto ako sabay tago sa likod ng puno. Matapos marinig ko ang mga sigawan. Kumbaga, parang may nasa bingit ng kamatayan. Kungkit, maingat at palihim akong lumapit sa may bakuran ng bahay ni Pedrino. Hindi na ako nag-aalala pa kung may makakita man sa akin sapagkat nasisigurado kong walang makakakita sa akin. Nag-iisa lamang ang bahay ni Pedrino ron. Wala siyang kapitbahay. Maya-maya pa'y minarinig ako.
Nung maya-maya pa may narinig akong sumigaw. Ang sabi pa kung ayaw mo talagang sumunod sa gusto ko, ay mapipilitan akong patayin ka. Yan ang mga narinig ko. At sa boses pa lamang ngayon, alam ko kay Mang Salomon yun galing. Nakakapagtaka lamang dahil magmula nung bumalik dito sa lugar si Pedrino. Kasama ka. Nais kong i-shoutout si Boss Beshing 6045. Boss, shoutout po. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Boss, advance happy birthday on June 7. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Alia, Briel, at Olivia Noreen, Eliza Dancalan, at shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dancalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po nating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Deding Meral, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po, maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vista Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang May Kokoro Team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JV, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bukandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout
sa mga taga-Mantinlupa po dyan, kay Boss Rolly, kay Boss Alan, kay Boss Ramil, kay SG Pampelo, Gomez, Reyes, at sa Cuerdo Family from Albay. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po. Happy listening to Villanes Family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kitito Boys. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano dyan po sa May Cebu. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodor, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Battle. Mula po kay Boss Ryan Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla. Kay Boss Raul Manderegma. Kay Boss Rundi Espiritu. Boss Oliver Sotel. Boss Nonoy Panesan. Boss June Lloyd de Los Angeles. Boss Stephen Sevilla. Boss CJ Kalikot. Kay Boss Reynante Escuña. Kay Boss Sam Tayas. Kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa May Blooming Street, Dimasalang. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, Boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa May Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos Family, dyan po sa May Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria, kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie De Mesa, ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel pa ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Tapos Lia Estoque, shoutout. Tapos Edison Velasco, shoutout. Tapos Roddy TV, may time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss Roddy TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Tapos Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Tapos Ed Uy, shoutout po. Tapos Dimples Yumi, Boss, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Tapos Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po siya. Rochelle Abillar po.
Ma'am Melanie Passion shoutout. Ma'am Milagrosa Lok shoutout. Boss Nanoy Ski shoutout sa inyo. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey shoutout sa iyo. Boss Miles shoutout po. Boss Lord Olaywa shoutout po. Boss Rexy Ann shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo shoutout. Ma'am Maya Flores shoutout po. Boss Queenie shoutout po. Boss Alberto Liano shoutout po. Ma'am Michelle Cedron shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing shoutout po. Boss Psychic Scorpio shoutout po. Ma'am Marianita FL shoutout po. Boss James Channel. May time po kayo bisita na masyadong po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo shoutout po. Boss Vinci Maya Boss shoutout po. Boss Leonardo Manalo shoutout po. Boss Yumi Cotton TV shoutout sa iyo boss. May type po kayo bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona shoutout sa iyo boss. Boss Jopa Ibertuto boss shoutout sa iyo. Ate Peng shoutout po. Ma'am Elaine Almera shoutout po. Boss Supremo Plokski dyan sa Cavite shoutout sa iyo boss. Ma'am Bless na Baka shoutout po. Ma'am Christian dyan po sa Hamburg shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby. Kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sign 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sign 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Snack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ko sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa Bedtime Stories, bisita lang sa channel po nila. Boss Horshi TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang sa channel. Boss Jay Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan. Sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po, bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cone, shoutout po. Boss Freyes Wall, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po din yung ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat.